Iyak ko ng mga malaki sa inyo, sir. June 27, 2017, pasado alas 11 ng gabi, sa loob ng barangay hall ng barangay San Jose, Mandaluyong City. Nakuna ng cellphone video ang isang pulis na kinilalang si PO1 Jose Julius Tandog na may hawak na yantok. Kausap niya ang dalawang lalaking nahuli raw dahil sa pag-inom sa labas ng bahay ng 10 oras ng gabi. At nang poposasan na ni PO1 Tandog ang isa sa mga lalaki, doon na nagkainitan ang dalawang panig. Ano kami, sir? Kung titikitan nyo kami, sir, titikitan nyo kami. Gusto mo? Okay, ha? Hanggang sa sinimulang hatawin ni PO1 Tandog ng yantok ang dalawang lalaki. Ha! Sige, laban! Pupukuha ko kayo! Halos walang humpay ang paghampas niya sa dalawang biktima. Ha! Ang isa pang pulis na humuli sa dalawa na si PO1 Chito Enriquez na nasa likod ni PO1 Tandog habang hinahampas ang mga lalaki. Hanggang ang isa sa mga lalaki umiwas na at tumakbo palabas ng pinto ng barangay hall. Naiwan naman sa loob ng kwarto ang isa pang nahuling lalaki pero patuloy pa rin siya sa pag-record ng video. Maya-maya pa bumunot na ng baril ang pulis at itinutok sa naiwang biktima. Natigil lang daw ang mga pulis nang dumating na ang kapatid ng nakalabas na lalaki. Kinabukasan, June 28, nahanap ng GMA News ang dalawang lalaking nasa video. Sa hiling nila, itatago namin ang kanilang pagkakakilanlan. Si Eugene, hindi niya tunay na pangalan, ang lalaking nakitang tumakbo palabas. Sariwa pa ang mga pasa at sugat sa kanyang binti, dibdib, kilikili at bato. Pero si Alfred, hindi niya rin tunay na pangalan, ikinwento sa reporter's notebook ang kanilang naging karanasan. Ito po yung unang palo sa akin, pangalawa. Tapos yung tumayo po ako, dinunggol niya po ako, sabay hinataw niya po ako dito. Dito po, ito. Tapos yung dito po sa dibdib. It's a clear case of police brutality kasi lumampas sila dun sa dapat nilang ginagawa. Naging brutal sila, pinagmalabisan nila yung dalawang preso nila. Nakasaad sa Traffic Management Code ng Mandaluyong City na ipinagbabawal ang paggamit ng kalsada at sidewalk ng lungsod para sa anumang aktibidad gaya ng pag-inom ng alak. Well, may ordinansya kasi dito sa Mandaluyong yung drinking liquor in public place. Talagang bawal yan. Ngayon, lahat na nagiinom dyan, tinitikitan yan eh. May fine na 500. Kaya lang, nung sinita nga to, nung titikitan, nagsasagot nga according dun sa mga pulis, tapos lagmura. Pero hindi pa rin, sabi ko nga sa kanila, hindi pa rin justifiable yung force na ginamit nyo. Although, actually, aminado naman yung mga hinuli na may kasalanan rin sila eh. Ang issue dito, yung force na ginamit, which is excessive talaga kung makikita mo. Sir, meron ba kayong manalik ka ng barangay? Meron kayong parin nga, ano? Rules and regulations, sir. Rules and regulations, sir. Ayon kay Alfred, hinanapan nila ang dalawang pulis ng kopya ng ordinansa at kung ano talaga ang parusang dapat na ibigay sa kanila. Yung iniingi ko po yung resolusyon na pwede mo kayong posasan. Sabi ko, sir, tikita mo na lang kami. Tapos sabi, gusto mo? Gusto mo? Ha? Doon po siya nagtuloy-tuloy mamalo. Pagpalo po kayo sa kaibigan ko, palo rin po sa akin. Salitan po kami. Si Alfred ang kumuha ng video. Hindi raw niya ito inihinto kahit pa iniinda ang malalakas na hampas ng yantok. Mga siguro po, mga 30 seconds po, na sunod-sunod talagang walang humpay na parang ginagawa kaming aso. Tinutukan nila ako. Lumaban daw ako para humandusay daw ako. Mahirap. Naabuso. Na-trauma po ako kasi first time ko pong matutukan ng baril. Tapos pulis pa. Alam ko pong lumabag ako sa batas. Pero drinking outside, parang mahirap naman po yun. Yun lang po yung, gusto ko lang makuha yung ticket ko. Okay na, uwi na po kami. Pero hindi po ganun yung nangyari. Hanggang ngayon po, wala po akong ticket na natanggap. Wala pong binigay na ticket sa akin. Hindi po ako tinikitan. Kumanap din sa media ang dalawang pulis para magbigay ng kanilang panig. Sabi nila naging bayolente sina Eugene at Alfred nang sitahin at dalhin ang mga ito sa barangay hall. Huwag na ko react lang po ako dun kasi wala po naman ako magagawa. Pinagmumura ako, ganyan. Gusto nila akong kuyugin sa loob.
Nung bumunot ang baril, ang napansin ko dyan, hindi naman threaten yung buhay ng pulis. Talagang hindi pwede. Nahaharap ngayon sa kasong administratibo at kriminal ang dalawang pulisman daluyo. Yung administrative, ongoing na yan. No? On the part naman ng criminal case, depende na yan sa decision ng victim, no? O ng suspect. Kasi pag ayaw nila magreklamo ng criminal case, talagang hindi magpo-prosper naman yan. So pag pumunta dito yan, i-entertainin naman namin para mapailan yung mga pulis namin ng criminal case. This one, I think it is will fall on grave misconduct, no? So sa grave misconduct, may penalty yan, no? Punishment na suspension, demotion, or dismissal, no? Sa panayam ng reporter's notebook sa hepe ng NCRPO, sinabi niyang ipapadala sa Marawi City sina PO1 Tandog at PO1 Enriquez. Lumabas na yung order nila last week, no? From NCRPO going to ProArm. May specific instruction si Chief PNP na specifically ma-assign sila ng Marawi. Welcome and you have well. Ito, ano kami dito? Basura? So parang ganun ang impression na nakikita natin. Sa tanong kung bakit kailangan sa Marawi sila dalhin, of course, kailangan tanggalin nga lang sila doon sa parang sinasabi nilang comfort zone, no? O yung sphere of influence na sinasabi. Pangalawa doon, kaya Mindanao lagi ang ano, kasi dyan talaga kulang yung ating puwersa. Dyan talaga kulang yung ating uniform personnel na PNP. Makailang ulit nang nasangkot sa iba't ibang kaso ng pang-aabuso ang ilang miyembro ng PNP. Malinaw na dapat matutukan ng mga pinuno ng ahensya kung paano didisiplinahin ang mga pulis. Tuluyang mapanagot ang mga tunay na nagkasala.